magdasal ka lang, Carandang. I'm not threatening you. Pagka nagkaletse-letse ang Pilipinas, unahin kita. Carandang ka, you are holding a fabricated, to your sorrow, you will realize it. Ang galit na ito ni Pangulong Duterte kay Deputy Ombudsman Melchor Carandang noong isang taon, nag-ugat sa pahayag ni Carandang na hawak na nila ang mga detalye ng ilang bank account ng Pangulo na may lamang bilyong-bilyong piso raw kung susumahin. Mula raw sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga dokumento na may pagkakatulad daw sa unang inilabas si Senator Antonio Trillanes IV. Ito ang dahilan, sabi ng palasyo, kung bakit pinatawan ng 90-day preventive suspension effective immediately si Carandang. Sinampahan din siya ng administrative case na grave misconduct at grave dishonesty ng Office of the Executive Secretary. Paglabag daw kasi sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang pagpapalabas ng mali-umanong impormasyon. Labag din daw sa rules of procedure ng ombudsman na magsiwalat sa publiko ng mga masiselan at confidential information at maling detalye na nakuha habang nag-iimbestiga. It's a formal charge already, I guess, pursuant to the internal rules of the Office of the President on administrative cases, no? They have found probable cause to charge him and he was ordered to file an answer within 10 days. Ang reklamo ay inihain ni Attorney Manuelito Luna at Attorney Eligio Malyari sa Malacanang noong Oktubre ng nakaraang taon. Itinanggi nilang inutusan sila ng Pangulo para gawin ito. We did this on our own volition. No one dictated upon us. Sir, okay. So ang dulo nito is that the President may be able to dismiss him, di ba, from service? Well, that's what we are asking for. Matatanda ang sinampahan ng reklamang plunder ni Senator Trillanes sa Pangulong Duterte gamit ang mga umani bank record daw ng Pangulo na kabinbin ito sa ombudsman. Ang tanong ngayon, may kapangyarihan ba ang isang Pangulo na disiplinahin ang isang Deputy Ombudsman katulad ni Carandang na nasa ilalim ng opisina ng ombudsman na itinuturing na isang independent constitutional body? Iginigit ng Malacanang meron. The Deputy Ombudsman are not impeachable. They're subject to disciplinary powers of the Chief Executive and this has been decided in the Gonzales case. Malinaw sa Article 11 ng 1987 Constitution na ang President, Vice Presidente, mga miyembro ng Supreme Court at Constitutional Commission at maging ang Ombudsman ay impeachable. Hindi kasama ang mga Deputy Ombudsman. Ang sinasabi ni Roque na Gonzales case ay desisyon ng Korte Suprema noong taong 2014 kung saan sinabi na walang kapangyarihan ang Pangulo na disiplinahin ang mga Deputy Ombudsman dahil labag ito sa independence ng Ombudsman. Mga special prosecutor lamang daw ang maaaring madisiplina ng Pangulo. Pinawalang bisa ng desisyong ito ang probisyon sa Ombudsman Law, pero naniniwala si Roque na mababaligtad nila ang umiiral na batas na ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Trillanes na impeachable offense ang ginawa ng Malacanang dahil paglabag daw ang desisyon sa konstitusyon. Taktika raw ito ng Pangulo para ibuli ang mga democratic institution para mapasuko ito at maipagpatuloy niya ang kanyang pagiging diktador at korup. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ni Carandang, pero dati na niyang sinabi na walang nilabag na confidentiality sa investigasyon. Sinagot lamang daw niya ang tanong ng media sa status ng reklamo na inihain bago pa man ng eleksyon noong 2016. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.